magpalang araw sa inyo lahat. Ako'y nagagalak at muli tayo'y magsasama sa panibagong katuruan, which is today is our day 7. Last time yung ating pong pinag-aaralan ay patungkol po sa Born to Walk with God. Yun po yung ating day 6. At still under pa rin po tayo sa 21 series teaching. Ito po ay nasa under po ng Born into God's Family. Kaya mahaba-haba po itong mga aralin kung nais po ninyong subaybayan itong aking vlog. Ay ako po ay nagagalak dahil kung inyo pong babalikan ang ating pong index na ating pong nasimulan nung nakaraan, tayo po ay nag-start sa the first day po natin is Born for a New Beginning, and ang second day po natin is Born for Freedom, at ang pangatlo po is Born to Live in God's Grace, and pag-apat po is Born for a New Focus. Ang panglima is Born for a Life of Faith. At last time po is Born to Walk with God. So today we will study about Born to Worship God. Ito po ay mga sunod-sunod po ito, no? May sequence po itong ating tinatalakay. Kaya hindi po kayo maliligaw po, ano? Kasi dire-diretso po ito, at kung talagang ito ay susubaybayan po ninyo, God willing, mas maganda po dahil lalo po ninyong maintindihan simula-simula sa number 1. So, babasahin ko lang po yung index po natin. At i-spend ko po sa gabing ito o sa kung anong oras man sa inyo dyan ang buong details po nitong ating pinag-aaralan. So, next po ang ating pong pag-aaralan is number 8 po is Born to Declare His Praise. All His praises. Tapos number 9, Born to Live by the Spirit. Okay, then number 10 is Born to Be an Overcomer. Then number 11 is Born to Be Yoked with Jesus. Then number 12, Born with a Bright Right. Then 13, Born to Joyously Serve. Then number 14, Born to the Call of God. Number 15, Born for Endurance. 16, Born to Reverence God. Number 17, Born for the Ways of God. Number 18, Born to Always Forgive. Ang dami pong magaganda, di po ba? Kaya ina-highlight ko lang po sa inyo yung mga susunod nating pag-aaralan. Kaya kung ito po ay talagang susubaybayan po ninyo, napakarami po kayong matutunan dito. Hayaan nyo at hahabaan ko po ang aking pagpapaliwanag para lalo ninyong maintindihan. Ulitin ko, number 18, Born to Always Forgive. Napakahalaga po ito, no? Yung forgiveness. Tapos, 19, Born for Generosity. 20, Born to Be Like Him. Christ-like na po ito. Then, ito po yung last day natin, day 21, Born for a New Home. Ito na po yung ating final, no? Kaya, sana, no, matyagaan po natin ito'y susubaybayan. Ngayon, sa iba naman, no, for those na talagang medyo ayaw nila ng English, sige, pagka ano po ay susubukin kong itatranslate ito sa Tagalog habang ako'y nagpapaliwanag nito, no? Para lubusan nating maintindihan. And I believe naman, lahat naman ng mga, lalo-lalo mga Pilipino, talagang mahuhusay po yan sa lingwahe ng English, no? Kaya stay tuned lang kayo at manatili lang po tayo. Alam ko naman na napakarami pong nagtuturo, napakarami po kayong mapapanood sa YouTube,
mga katuruan patungkol po sa kaharian ng ating Panginoon at pagbabago ng isang tao, lalo-lalo sa tinatawag po nating kaligtasan at salvation, iba-ibang ministry, iba-ibang relihiyon, iba-ibang sikta no, ng pagtuturo o kay pangangaral patungkol po sa salita ng Diyos. May piece of advice po sa inyo ay kunin po ninyo yung sa tingin po ninyong nakaka-benefit sa inyo. Yung may nakukuha po kayo at natatouch po kayo nito. Lahat po ng katuruan na nagmumula po sa Biblia ay mabubuti. Huwag po natin hamakin yung ibang mga nagtuturo na parang hindi kayo masaya sa itinuturo, no, ganun. Huwag po ninyong basihan sa taong nagtuturo. Basihan po ninyo yung salita ng Diyos na nagdadala sa inyo ng kaligtasan at katahimikan sa buhay. Karamihan po kasi, no, may mga judgmental pa rin tayong mga Kristiyano, may natitira pa rin, no, na naghahanap tayo ng mga magagaling magtuturo. Bilang mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon, kailangan po nating unawain ang bawat salita ng Diyos. Kung ano po yung pinaparating ng ating Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang katuruan, kung sino man po ang kanyang mga ginagamit, na kung sa tingin po ninyo ay ito ay galing mismo sa Biblia, paniwalaan po natin yun. Alam niyo ba na minsan kahit yung mga masasamang tao ay ginagamit ng Panginoon? At kung mapapansin nga naman natin, halos lahat naman talaga ng disciples ng ating Panginoong Jesus, tingnan po ninyo yung kanilang mga background. Hindi po sila mga dalubhasa na magsasalita ng salita ng Diyos o kahit tagapagturo. Sila man ay dinisciple ng ating Panginoon at sila man ay naging matino. Dati silang mga masasamang tao din. Halos lahat naman, nakaramihan, no, ng prophet ng ating Panginoon na kanyang tinawag ay tingnan po ninyo yung kanilang mga background. Si David, no, si Jonah, no, talagang disobedient sa ating Panginoon, no, si Moses, no, si David, talagang murderer na, no, adulterer pa, but he is a man after God's heart, no. Abraham, ikinahiyaan niyo yung kanyang asawa nung pumasok po siya sa Egypt. Eh, itinago po niya na sinabi niya na kapatid po niya, no? At napakaraming mga propeta na ginamit ng ating Panginoon, yung mga nauna din sa Old Testament, na kung saan ay talagang mga pasaway din, no? Kaya tayong mga Kristiyano na ginagamit ng ating Panginoon, our past is past, no? Kapag tayo pa ay nahugasan na ng banal na dugo ng ating Panginoon, you have no right to judge us because we are already justified by the blood of Jesus. No condemnation at all. Tandaan po ninyo yun, ano? Likewise, nais ko lang po ipapaalala sa bawat isa na kapag mga lingkod ng ating Panginoon, kailangan po nating kalooban sila ng paggalang dahil sila ay ginagamit ng Panginoon upang maihayag ang kadakilaan ng Diyos sa atin. Ayaw man natin yung kanilang the way how they teach, but let the Spirit speaks to us or speak to us, no? Ayaan na lang natin ang banal na Espiritu na siyang mangusap sa atin. As long na gumagamit po sila at ipinagkakaloob sa atin ang scripture o yung salita ng Diyos na kung saan ay siyang nagbibigay ng liwanag sa atin. So, okay. So, sa araw na ito, no? Muli, we are now in day 7 under a series of
born into God's family. Bakit tinawag ito born into God's family? Kapag tinatawag po natin yung born again Christian, pag sinabi po natin born again Christian, dati na po siyang ipinanganak. Kaya born again, no? Ipinanganak muli. So, ibig sabihin nun, kung siya ipinanganak muli, paano siya ipinanganak muli? Sabi nga dun, no, sa John 3:3, ang sagot po ni Nicodemus, paano siya makakapasok sa, ay makakalabas sa sinapunan ng kanyang ina? No? Kung siya ipapanganak muli. So, malinaw na talagang ang pinag-uusapan dito ay ipinanganak muli ang kanyang espiritu. Binigyan muli siya ng panibagong buhay. Dahil dating buhay na meron siya ay hindi na gumagana. Hindi natin po pwedeng sabihing patay kasi hindi po namamatay ang espiritu. Tandaan po natin yan. Ano? Karamihan sinasabi na patay. No? Pag sinasabi naman sa Biblia, like in Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Fall short of the glory of God. And Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Pag sinasabi ang kabayaran ng kasalan ay kamatayan. Ang kamatayan po na sinasabi yung death po doon. Hindi po yung patay na hindi nagpatay na po siya, hindi na siya kumikilos. No, that means it is a disconnection between man and God. Yung relasyon ng Diyos at ang tao. Yun po yung naputol, no? Naputol. Kasi baka nami-misinterpret po natin yung scripture. Then pagkatapos po nun, but the gift of God, ano po? But the gift of God is eternal in Christ Jesus. Sa pamamagitan ng ating Panginoon, Jesus, okay, yun po yung biyaya, yung gift of life sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So kailangan po tayo ma-born again upang maunawaan po natin ito. Hindi po natin mauunawa ng salita ng Diyos kung yung nangungusap sa salita ng Diyos ay yung sarili po nating espiritu, yung tinatawag po yung human spirit. Ang human spirit po kasi yan ay compose po yan ng ating napag-aaralan dito sa lupa, dito sa mundo. Mula nung tayo ay nag-aaral, mula nung tinuturuan po tayo ng ating mga magulang, nung bata pa tayo, din tayo po ay pumasok na sa mga school, no? Kagaya sa daycare. Unti-unti na po tayo natututo. Then, naging pumasok na po tayo sa elementary, high school, hanggang nagiging college na po tayo, hanggang naging professional na po. So, lahat po yan ay human knowledge po yung nailagay sa isipan po natin. Bigyan ko po kayo ng isang example, no? Ano-ano itong mga to? Pag sinasabi po natin, 1 plus 1 equals 2. Di po ba? Dahil yun ang turo sa atin. Okay? E paano kung sasabihin ng ating Panginoon na ang 1 plus 1 equals 7? Maniniwala ba kayo? Makikipagtalo ba kayo sa ating Panginoon? Siyempre, makikipagtalo kayo. Kasi yun po yung inyong kaalaman, yun po inyong nalaman, yun po ang inyong natutunan mula nung kayo po ay natutong mag-aral, magbasa, at magbilang. So mula po nung natuto kayo hanggang sa pag-graduate po natin as when we become a professional, kung ano man po yung inyong mga professions na natapos, ay natanim na po yan sa isipan natin na 1 plus 1 equals 1, kahit anong mangyari. Kaya nga ulitin ko, kung sasabihin ng Panginoon yung 1 plus 1 equals 7, sinisigurado ko po hindi po kayo papayag na ang sagot po doon ay 7. Kailangan talaga 2. So yun po yung hiwaga na kailangan po nating bago. Hindi ko sinasabi na mali yung 7, ha? Kasi sa katuruan ng tao, 1 plus 1 equals 1, equals 2, di po ba? Ito ay binibigay ko lang po to ng isang example ng ang ating pong kaalaman dito sa lupa hanggat hindi po natin ito iwanan muna at sumunod sa ating Panginoon
ay hindi po tayo makakaalis-alis sa itinuro sa atin ng mundo. Hindi ko rin po sinasabi sa inyo na yung 1 plus 1 equals 2 ay mali. Okay, sana maintindihan at naintindihan po ninyo yung ibig kong sabihin. Ang pinag-uusapan dito na kapag tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ay napakarami po tayong mga katanungan. Mga katanungan na ang makakasagot lamang ay ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu. Dahil walang sino man na makakaarok ng kapangyarihan at kaalaman ng ating Panginoon maliban lamang sa Kanyang Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu ang siyang pinagkaloob ng Diyos sa atin upang maunawaan natin ang Kanyang banal na salita. Dahil ang Kanyang banal na salita ay siya mismo ang ating Panginoon. Kaya napakarami po yung nagtatalo-talo pagdating po sa hiwaga ng ating Panginoon. Kapangyarihan ng ating Panginoon, yung deity ng ating Panginoon, yung karakter ng ating Panginoon. Marami po nagtatalo-talo. Isang verse lang hindi matapos-tapos sa magdamag kapag ito'y pinag-uusapan. Bakit kamo? Kasi yung lumulukso na espiritu na nagpapaliwanag sa salita ng Diyos ay espiritu ng tao. Kapag espiritu ng tao, wala pong katapusan na pagdidebate yan. Napakarami po dyan, ano? Mga doctorate, no? Sila ay talagang mga reverend na, matataas na ang kanilang mga antas sa simbahan. Nakakapagtataka kung bakit sumasali pa sila sa debate. Likewise, may mga tao naman talaga na nais nilang itama pagdating sa Bible expose, no? Na talagang ginaya po nila talaga yung ginagawa ni Paul. But kinakailangan po ay itong mga taong ito ay talagang mga bihasa na talaga. That you are totally ready, no? Na talagang makipagdebate na pagdating sa katotohanan. But make sure, no, na talagang ito ay kaya ninyong tayuan. Kasi pag hindi po ay lalabas at lalabas pa rin yung katotohanan. But for me, kung ako po yung tatanungin, hindi ko po talaga masabi na pag nakikipagtalo ang isang Kristiyano patungkol po sa salita ng Diyos, ay manalulugod yung ating Panginoon. Dahil ang nais ng ating Panginoon ay kapayapaan, no? Kasi karamihan po dyan ang mga nagtatalo-talo. Natatapos po talagang sasamaan ng loob. Alam niyo ba nang ang bawat isa na nagtatalo-talo o kaya pinagtatalunan yung salita ng Diyos habang sila ay nagpapaliwan, makikita po natin, ako, ang dami ko pong pinapanood, no, ng mga debates. Makikita po natin kung nasa kalagitnaan ba nila ang banal na espiritu, wala. Yung iba naman naaawa ako kasi wala na po siyang maisasagot, pero yung kanyang espiritu ay nais sumagot. Yung kabila, sabihin na natin, yung umaatake at talagang napaka-aggressive, no? So ito yung sumasagot. Gusto po niyang sagutin ng tama at maayos at mainahon. Hindi niya magawa. Kasi nakikita niya yung aggressiveness ng kabila. So emotion, feeling, no? Ito po yung nagbibigay ng sama ng loob at iwasan po natin yon. Hayaan natin ang banal na salita ang siya magpapaliwanag sa atin. Kasi kung gusto talaga po natin na maintindihan ang salita ng Diyos, basahin po natin ng minimum sampung beses, no? Yung isang chapter. At makita po natin yung revelation ng Panginoon sa inyo. Huwag po ninyong basahin kung sa tingin po ninyong hindi pa po ninyo naiintindihan, huwag po ninyong tigilan. Kasi kung isang pasada lang po yung isang chapter na binabasa po niyo, kunyari isang araw, meditation po ninyo, no? Nagme-meditate kayo. isang beses lang po ninyo binabasa. Tapos wala naman kayo nakukuha ng revelation. Sasabihin po ninyo, ano kayang ibig sabihin nito? Ano kayang ibig sabihin nun? Dami ninyong mga katanungan, no? Then at the end of that, ang gagawin po ninyo, tatawagan po ninyo yung pastor.
Okay, tatawagan po ninyo yung sino yung mga kakilala po ninyo at magtatanong po kayo, ano kaya ang ibig sabihin ng ganun? Ano kaya ang ibig sabihin ng ganyan? No? Ay, yung mga pastor, yes, of course, magaganda ang mga revelation ng Panginoon sa kanila. But kung mga on this path na itatanong po ninyo yung ganun, ay ang inyo pong mga pastor ay hindi pa po totally ready na sasagutin ka kaagad. But sometimes, nasasagot din agad ng mga pastors, but still, hindi pa rin po kayo kontento. Kaya ang tip ko sa inyo, basahin po ninyo yung buong chapter ng minimum na 10 beses. Okay? 10 times po ninyo basahin, paulit-ulit. Sinisigurado ko po sa inyo, sasabihin at sasabihin ng banal na Espiritu sa inyo. Kasi trabaho po yan ng banal na Espiritu, magpapaliwanag, teaching them and obey everything that I have commanded you, no? And lo, I will be with you until the ends of the earth. Kaya lahat, no? Ang salita ng Diyos is rebuking and teaching. Ito po yung ibig sabihin nito, no? Sa Book of Timothy. Kaya kailangan po natin ito. At magtiyaga lang po tayo na unawain ang salita ng Diyos. At kapag tayo po ay sinasaliksik natin ito ng maigi, ipagkakaloob po ito sa atin. So, diretso na po tayo sa ating topic. Kaya hahabaan ko po ito, iaabutin po tayo ng isang oras dito. Yung iba naman ay mapipikon na kayo sa haba, pero huwag po kayo mapikon sa nais na iparating ng ating Panginoon sa bawat isa. Okay? So, simulan po natin ng isang panalangin. Dakilang Ama, hayaan mo lamang na ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa amin ng katuruan. Pinupuri ka namin, sinasamba, pinasasalamatan ka namin at sa lahat ng mga biyayang aming natanggap mula sa inyo. Kayo po ang gumitna sa aming kalagitnaan. Kayo po ang mangusap sa aking mga kapatid na nakikinig sa oras na ito. Pagpalain niyo ang puso ng bawat isa. Naway buksan po namin ang aming makalangit na puso at makalangit na isipan at pandinig upang aming marinig ang iyong boses, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pong maririnig na salita na nagmumula sa inyo sa oras na ito. Samahan niyo kami, banal na Espiritu. Kayo po ang siyang magsalita para sa inyong lingkod. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. So, day 7, ang pamagat po nito is Born to Worship God. Born to Worship God. John chapter 4 verse 23 says, yet a time has come, or yet a time has now come, when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. So dito po makikita na po natin na tayo ay pinanganak o isinilang sa mundong ito upang magbigay papuri sa ating Panginoon. Napakalawak po yung ibig sabihin ng papuri sa ating Panginoon, no? Yung karamihan po kasi, no, they usually interpret worshiping God only for singing and dancing. Yes, that is a part of worship, of course. May mga highest praises po tayo na sinasabi dyan, ano? And of course, if we give glory to God by singing Him and heavenly songs, no? Divine songs, tuwang-tuwa po yung ating Panginoon at sasabayan pa po natin ng pagsasayaw sa kanyang harapan. Even David po, ay talagang ginagawa po yan. But hindi po natatapos doon yung sinasabi nating pagpupuri sa ating Panginoon. Ang pagpupuri sa ating Panginoon, napakarami pong bagay. Mamaya-maya po isa-isay natin. Ulitin ko, John chapter 4, verse 23, yet a time has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. In Ephesians chapter 2, verses 1 to 10, medyo mahaba lang po yun, ano? For those who have been saved, reconciled,
and lifted into the heavenly places with Him. God is seeking through worshiper. If He is seeking the true worship, it means there is false worship. Jesus revealed what true worship is to the woman in John chapter 4, verses 19 to 26. Okay, so ito po yung woman in the well, no, yung Samaritan na nakipagtagpo o yung natagpuan ng ating Panginoon, no? At ipinaliwanag po niya, no? Ito po yung sinabi po niya dito na ang ama, ang ganap ng totoong worshiper, no? At ang sabi po nga dito, if he is seeking a true worship, it means there is a false worship. Yes, normal po yan, no? Talagang tama po yan. Kasi kapag may katotohanan, siyempre may kasinungalingan. So marami pong tayo na nakikita that they worship in different ways, that they are not worshiping God. They worship Satan. But hindi po nila naintindihan ito, no? So true worship is not, let's say, in a specific place. Tingnan muna natin, no? Sa verse 20 to 21 in John chapter 4, verses 20 to 21. Sabi po dito, Sir, the woman said, Our fathers worship on this mountain. Sino po yung father na ito sinasabi po niya? Ito po si Jacob, kasi ito po yung pinagawa po ito, no, ni Jacob. Ito po yung sinasabi nilang father nila, no, ng mga Samaritans. Our fathers worship on this mountain, but you Jews, sabi ganon, claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Jesus declared, Believe me, sabi niya, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Ano pong ibig sabihin nito? Wala pong lugar na kailangan lang natin i-worship ang ating Panginoon. Kinakailangan tayo pumunta doon para talagang mag-worship tayo. Anywhere po, ang sabi po ng ating Panginoon dito, A time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Kung dito man sa bundok na ito o sa Jerusalem, okay po yan. So ibig sabihin po, wala pong lugar o place na dapat specific for worship. But of course, ang sinasabi po natin, karamihan pumupunta sa church to worship God, to give glory to God, that is a divine worship, or sama-sama po nag-worship ang mga Kristiyano. But not because hindi ka makakapunta, hindi ka na makakapag-worship sa ating Panginoon. Dahil ang nais naman talaga ng Panginoon, gustong-gusto ng Panginoon na sama-sama po lahat, ano? That's what we call the body of Christ. Nakapagsama-sama lahat ang nagpupuri sa Kanya, tuwang-tuwa po yung ating Panginoon. So, dito tayo, no, sa verse 22, You Samaritans, sabi niya, You Samaritans worship what you do not know. In verse 22, again, John chapter 4, verse 22, You Samaritans worship what you do not know. Ito po yung traditional worship, yung naituro po sa atin na maling pagpupuri sa ating Panginoon. Naituro po sa atin ng ating mga nauunang nag-worship sa Diyos na hindi po buhay. Yun po yung katotohanan dyan. So, again, worship is not just an outward act or form that is followed. True worship has to do with knowing the one we worship. Kailangan alam natin kung sino ang ating win-worship, kung sino ang ating sinasamba. Dapat kilala natin ang ating sinasamba. It is based on relationship and is expression of love and adoration. Kaya mapapansin po ninyo, karamihan po ng mga tunay na Kristiyano, kapag nag-worship, yung iba po ay umiiyak, lumuluhod, no? Talagang they know, alam nila kung sino ang kanilang pinagkakalooban ng papuri, no? The key to true worship is the focus of our worship. Yan. So kapag tayo po ay nagbibigay papuri sa ating Panginoon, we should have to focus, no?
Kalimutan natin ang ating mga problema, lalo-lalo pag pumupunta tayo sa church, kalimutan natin ang ating mga personal problem. Alam na ng Panginoon yun. Alam na ng Panginoon kung ano ang ating mga daladalahin. So pagdating natin sa church, open our heart, no? Kaloob natin sa ating Panginoon that our intention to go to the church is to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Yun pong ibig sabihin doon. Then God will reward you. Pagpapalain ka ng ating Panginoon at kakalooban niya tayo ng ating pong mga hinihiling. Hindi pa po bumubuka ang ating bibig upang hilingin sa kanya. Alam na po niya, no? Kung ano po yung ating hihilingin. Pag napangitian natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri na talagang true worship, no? Yung tamang pag-worship, tamang pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon, magugulat na lang kayo. Ay naroon na po yung kasagutan ng ating Panginoon. Ganun kabuti ang ating Diyos na sinasamba. Tunay na Diyos na buhay. So, ulitin ko, the key to true worship is the focus of our worship. And who is that? God Himself. Ang Diyos mismo. False worship focuses on the act itself, centered on ourselves in giving it. Meron po itong sinasabi natin pong false worship. Sila po ay nagfo-focus lamang sa kanilang mga sarili. Karamihan po dito ay punong-puno ng paghingi, no? Yung sila ay nag-worship sa ating Panginoon dahil meron po silang gustong hilingin sa ating Panginoon at gustong makamtan. Kaya this is a false worship, no? Ang ating pong purpose kung bakit tayo nagpupuri sa ating Panginoon is nais po natin siyang kalooban ng kasiyahan. Atin po siyang itinataas at binibigyan ng papuri at pagsamba dahil nais po natin siyang maging masaya sa atin. Matuwa ang Diyos sa atin. Okay. From a wrong heart. In John chapter 4 verse 19, ang sabi po doon, no, the Samaritan woman was living a life of sin. Okay, so I believe, no, kinakailangan siguro, nais ko lang pong basahin mismo sa inyo. Ito po yung aking Bible na ginagamit, yung international version. This is since nagamit ko po ito mula noong 2004 hanggang ngayon ito pa rin po yung gamit ko. Bakit gusto ko po yung NIV, yung New International Version? Kasi madali pong intindihin. Yan po yung reason kung bakit gusto ko po ito, no? At napakarami na po mga Bible na talagang madali po nating maintindihan. So sana, no, kung maari, kasi marami na po ngayon gumagamit ng mga Bible na Bible apps lang po sa cellphone. Napapansin ko po, excuse me, hindi na po, alam niyo po yung mga bagong generation ngayon na Christian, pag pinabasa niyo po ng Bible na ganito, hindi po sila bihasa, no? Kaya sana may mga Bible po kayo talagang hawak na ganito. Na kapag kayo po ay nagba-Bible study, suggest po ninyo na gumamit po kayo ng Bible mismo. Huwag po yung apps. Kasi napakasarap po na talagang natututo tayo maghanap ng verse, no? Pag sinabi ng ating pong tagapagturo, hanapin natin sa ganitong book, tapos sa ganitong chapter, sa ganitong verse. Talagang unahan po tayo. I'm not saying dahil ito ay traditional o mga makaluma pang mga way kung paano po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero ito po ay napapansin ko, no? Talagang napaka, I believe, really, it's para sa akin, mas gusto ko yung ganito kaysa Bible apps. Huh? Okay, so babasahin ko po sa John chapter 4 verse 19. Ang sabi po dito is, "Sir," sabi po, the woman said, "I can see that you are a prophet."
Our fathers worshiped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Okay, so dito lang po tayo na sa John chapter 4 verse 19. So Jesus know no na itong woman na to, the Samaritan woman was living a life of sin. Yet she was very religious. Pag sinabi po nating religious, ito po yung talagang naniniwala sila na may Diyos, no? At kiniklaim po nila talaga yon. But they doesn't know what kind of God they are worshiping. Naniniwala po sila. Ang problema lang, hindi po nila ito'y naiintindihan kung ano nga ba ito ang kanilang sinasamba at pinupuri. Huh? But faith is there, no? They believe. Okay? So, Jesus is revealing worship means nothing if the heart is not right. In Isaiah chapter 29 verse 13. Isaiah chapter 29 verse 13. So, kapag ang puso ng isang tao ay hindi nakalinya sa ating Panginoon, hindi siya talaga naka-inline sa ating Panginoon, then your worship is nothing. So, tingnan natin ulit na. Papasahin natin ulit para maganda. Isaiah chapter 29 verse 13. Isaiah chapter 29 verse 13. Ang sabi po dito, the Lord says, these people come near to me with their mouth, okay, and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men. Ito po kaninang nabanggit ko nung nagsimula po tayo, kung naalala po ninyo, na yung katuruan ay galing sa tao. So, hanggang sa ngayon ay nagiging kasanayan po ito, no? Nagiging kasanayan na po ito ng even though we call them Christians, nakasanayan na po nila na kapag sila po ay nag-worship ay yung kanilang natutunan. Yung iba naman ay manamana, no? Nakikita sa kanilang pastor kung paano mag-worship ang kanilang pastor ay ginagaya po nila. Kaya karamihan ngayon ay ina-idolize na po nila yung kanilang mga pastor at kanilang mga teachers. Hindi po dapat ganun. Dapat may sarili po tayong personal way how to worship God. Hindi po gaya-gaya. Kasi pag ginagaya po natin yung iba, that means na gusto lang po natin ma-impress ang iba na nakakita sa atin na ba ito'y galing. Ang galing naman ito mag-worship. Ang galing naman ito'y magdadasal, no? Because prayer is a worship. And iwasan po natin yung mga ganun, no? Kinakailangan, we should have to focus, no? And we have to worship God not by mouth only, no? We should have to worship Him in spirit talaga, yung galing mismo sa ating puso, no? Ang sabi nga dito, no, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips. Salita lang po, sa bibig lang po nagsasalita, pero sa kalooban po ay wala, no? Hindi po talaga nagre-rema yan. But their hearts are far from me. Malayong malayo ang kanilang puso sa akin. Para bang pinagbibigyan lang ako siguro, sabi ng ating Panginoon. Disclaimer lang konti. Siguro pinagbibigyan lang ako nito para masabi lang na sila ay nagpupuri sa akin. May mga ganyan, no, na set up. Pero sana wag naman ganun. Okay? Their worship of me is made up only of rules taught by men. Okay, so yun po ang sabi dito, no, sa book of Isaiah chapter 29 verse 13. Yun po yung wrong heart to worship. Now, dito tayo sa true worship. True worship is in spirit. Okay, tayo daw ay magpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng espiritu. So because of sin, our spirit was dead. Genesis chapter 2 verse 17. Nabanggit ko kanina yung sinasabi pong dead.
Hindi po ito'y patay na kagaya ng nalalanta na at patay na dahon at ito'y nasusunog na, no? Pag sinabi po natin patay, ay wala na pong buhay. Ang espiritu po ay hindi namamatay, no? Ang espiritu ng tao ay hindi po namamatay yan. Dahil yan ang espiritu ng tao ay babalik ulit yan sa ating Panginoon. Pinagkaloob po niya yan sa atin upang maging kawangis po natin siya. Okay? So yung espiritu ang nagdadala sa atin at ang nagsasabi sa atin, nagbibigay sa atin ng tamang direksyon at tamang pananaw. Ngunit ang nangyari, dahil nga naman talaga sa simula-simula ay kawangis tayo ng ating Panginoon, ibig sabihin ng kawangis, ang ating pong right, ang righteousness ng ating Panginoon ay kapareha sa atin. Hindi po yung kawangis ng mukha ng Diyos, ha? Kasi pag sinabi po natin kawangis, image, ang karamihan pong interpretation nila ay maraming gumagaya-gaya sa mga painting ngayon ng mukha ng ating Panginoon at ginagaya po nila dahil kawangis nila ng Diyos. Hindi po yan. Pag sinabi po natin kawangis, yun po yung karakter ng ating Panginoon. Ginawa tayo ng Diyos na kapareho niya na tayo binigyan lang ng katawan, physical, upang mabuhay dito sa mundo. Wala pong ano yun, ano? Ang ibig sabihin po, gaya ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay nagkatawang tao, ganun din po ang ating supposedly na pamumuhay ngayon. Kaya nga lang, ninakaw po ito at ito ay ninakaw ni Satanas at tayo po ay tinuruan ng mga kalukuhan, mga kasalanan at ito po ay na-absorb natin sa mundo. Kaya po ito ay naging sani ng ating kamatayan sa ating komunikasyon sa ating Panginoon. Ibig sabihin kamatayan, yun po yung ating relasyon sa Diyos ay nagkaroon po ng lamat at naputol ang ating relasyon sa ating Panginoon dahil sa kasalanan ating pong ginagawa. Kaya nga po no, tayo na na-born again Christians, sa pamamagitan nito ay dinugtong ng ating Panginoon. Ito po yung relasyon ng ating Diyos Ama sa atin, no? Ng ating Panginoon. Dinugtong sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa cross at ang kanya pong cross ang siyang ginawang bridge over, no? Para ito tayo ay makakarating sa paruroonan ng ating Ama. Okay? So, sana ito yung ibang topic po natin ito sa susunod, sa mga susunod pa. But I believe, no? Dahil tayo ngayon ay born in God's family, nagsisimula pa lang po tayo. Lalo-lalo sa mga ngayon lang nakakarinig ng mga ganitong katuruan, sana po maintindihan natin ng maigi. Unti-unti lang po, maunawaan natin ito kasi ang dami pong nagtatanong patungkol po sa pag-worship, no? Alam nyo, tatapatin ko na kayo sa mga nag-worship ng mga Diyos-Diyosan diyan. Ang wino-worship po ninyo. Alam ko na marami magagalit sa akin dahil napakarami po talaga nag-worship sa ganon. Ang wino-worship po ninyo diyan ay ang kalaban. Kapag ang isang object ay wino-worship po natin at binibigyan natin ng halaga, ang nakatira po doon ay si Satanas. Tandaan po natin yan. At kapag yan ay niluluhuran natin, yan ay walang buhay. Ang may buhay, ang ating Panginoon, ang walang buhay, ang hindi sa ating Panginoon. Kasi kaya nga, patay, you know, dry. Walang saysay. Wala na siyang espiritu, wala lahat doon. Hindi namumuhay ang Panginoon, ang kanyang espiritu sa mga patay. Kaya nga tawag sa mga patay, itong katawan natin, pag namatay, ang tawag sa atin ay disease. Marumi. Di po ba? So, paano ka mag-worship sa mga ganon? Di ba nakakakilabot? Subukan po ninyo pumasok sa loob ng simbahan ninyo at matulog dun sa harapan ng nakadipa dyan o ano. Di ba nakakatakot? Hindi ka makakatulog. Kasi yung mga yan dyan, bago inililibing ang isang tao, ay dinadala muna yung kabaong dun sa harapan niya. Alam nyo, it's really very, ano no, anyway, that is their doctrine at yan po yung kanilang naging katuruan at ako man ay nanggaling man dyan. At purihin ang Panginoon ay pinagkalooban po niya ako ng tamang direksyon, no. Kaya ang dami pong nagagalit sa akin ngayon. Gawa ng minsan pagka ako po ay nagtuturo, talagang sinasabi ko na ito po yung katotohanan, no? The truth will set us free. Kaya kung hindi po natin babaguhin ito, hindi po natin ito'y
alisin ang mga tradition na ituro sa atin ng ating mga nauuna, ay mananatili po tayong patay ang ating espiritu. Even in Romans chapter 5 verse 12, Jesus took our death on the cross and made us alive by His resurrection. Kaya, ang hirap lang kasi, no? Kasi, alam na natin ang katotohanan. Kaya lang ayaw nating tanggapin. Maraming ano ba talaga ang katotohanan? Yun. Ang katotohanan ay huwag kang sumamba sa hindi tunay na Diyos. Sumamba ka sa Diyos na buhay. Ang katotohanan ay kailangan natin tanggapin ang Panginoong Hesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas natin. Sasabihin nyo na naman, tinanggap ko naman eh. The Bible is very clear. Paano natin tinanggap ang ating Panginoon? By confessing our sin, yes, it is a part of your salvation. Accepting Jesus Christ, your personal Lord and Savior, yes, it is a part of your salvation. Pero ginagawa ba natin ang itinuturo ng ating Panginoon sa atin? Ito po yung mga ano, no? Ang ating bang sinasamba ngayon o ang ating pinapopopurihan ngayon ay ang totoong Diyos ba o yung ating mga idol? Sino ba yung ating mga idol dito sa lupa? Karamihan dyan, pamilya, ari-arian, yung kanilang profesyon, yun po yung mga maling sinasamba. Yung wala ng time sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa mga ganitong mga katuruan, ayaw ninyo pakinggan. Ang mas gusto po ninyo is yung mga papanuorin at papakinggan yung mga TikToker dyan o kaya yung mga kung ano-anong mga kalukuhan. Huh? Mas naglalaan tayo ng ating panahon at oras sa pakikipag-usap sa mga taong puro kalukuhan ang pinag-uusapan. Ngunit kapag salita ng Diyos ang pinag-uusapan ay ayaw natin. Pag sinabi naman natin tayo ay pinagkakalooban ng kaibigan natin o kaya tayo na i-evangelize ng mga workers of the kingdom of God at ipinapakilala sa atin ang ating Panginoong Jesus, the gospel of our Lord Jesus Christ, the salvation of the gift of salvation, naiinis tayo. Yung karamihan naman ayaw tanggapin kasi ayaw po nilang iwanan ang kanilang mga vices o mga bisyo sa buhay. Ang dami po niyan, no? Kasi alam po natin, no, kapag ang isang tao ay na born again, kukunti na lang yung kaibigan. Bakit? Kasi hindi mo na sila kasama dun sa kanilang wild partying, inuman, chain smoker, no? Chain smoker, chain partner, chain lahat. Yun ang gusto ng tao, yung malaya siya, yung malaya niyang gawin, yung gusto niyang gawin. Wala pong pinagkaiba yan sa mga animal. No? Yung mga hayop, malaya silang pag nakakita sila ng kapwa nilang hayop. Pagka ibang sex, ano yan, ano? Kunyari, babae. No? Talagang wala silang pakialam. That is an animal, no? So, tayo mga tao, binigyan tayo ng ating Panginoon to choose, no? The right or wrong. And the Holy Spirit is the one who gives us the right direction para gawin ito. Pero ito'y nire-reject natin. Mas gusto natin ito. Ang banal na Espiritu ay diyan ka lang muna. At kapag tayo ay sumablay at sumabit na, pag tayo ay nagkakaproblema na, saka natin binabalikan ang banal na Espiritu. Hinihingi at humihingi tayo ng tulong. Yun po yung katotohanan. Di po ba? Dati man akong ganun. Ngunit nung binago ako ng aking Panginoon, ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kanyang banal na salita,
nakikita ko ang katotohanan. Hindi ko ito inukukuha sa mga nagtuturo sa akin dahil habang ako itinuturo, napakarami ko rin pong mga katanungan. Ngunit sa katagalan na pagsasaliksik ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay unti-unti niyang ipapaliwanag sa atin. Nagiging bato na po yung ating isipan. Dahil kung tayo po ay nasasanay na sa makamundong gawain, napakahirap po ito'y baguhin. Dahil nakasanayan na po natin eh. Ilang taon ka na ngayon, ikaw, kausap ko, ilang taon ka ngayon, ilang taon kang gumagawa ng kalukuhan, ilang taon ka naninigarilyo, ilang taon ka nagiinom, ilang taon kang nambababae o nanlalaki, ilang taon ka nagiging pasaway sa iyong mga magulang. So ngayon, magdi-decide ka, like for example, you're 30 or 35 or 40, sabi na natin 40 years old ka ngayon yung mga nakikinig. Doon na lang tayo dun sa level na ganun. Kasi karamihan naman talaga pag nagkakaedad na ganun, medyo namamature na yung isipan, no? But for the 20s to 30, sometimes, no, medyo nandyan pa rin yung curiosity. Pero alam na po nila yan, yung tama't mali. Ang isang tao kapag tumuntong sa 20 years old to 30 years old, kalukuhan niya na hindi nila alam at hindi sila nako-convict ng ginagawang mali. May conviction ang bawat isa. Ang mundo ang tawag po doon ay konsyensya. Ang konsyensya po ito yung itinuturo ng tao sa atin na kapag tayo nagkamali, sabi po ng batas, yun po yung konsyensya. Pero yung sinasabi natin conviction, we're being convicted by the Holy Spirit at ito po ay hindi maipapaliwanag yung hindi ka nakakatulog pag nakakagawa ka ng isang masama. No? So, ito ay katuruan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita lamang. Dito natin matatagpuan. Kaya yung sinasabi ko, natigilan na po natin ito. No? Kinakailangan matuto tayong umunawa sa salita ng Diyos at maisa sa buhay natin ito pang-araw-araw. Ito ay magawa natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Minsan, kapag tayo po ay nakikipag-usap sa ating kapwa, gusto natin tayo lagi yung tama. Gusto natin tayo laging masusunod. Yan po yung ayaw na ayaw ng ating Panginoon. Dahil yan ang isang karakter na hindi isang karakter ni Satan na hindi niya magaya sa ating Panginoon yung karakter ng ating Panginoon na gusto niyang gayahin. Yung pagpapakumbaba, yung humility na sinasabi. Yung fruit of the Holy Spirit, hindi kaya ni Satan sundin yun. Ang gusto ni Satan, lagi siyang nasa ibabaw. Gusto niya lagi siyang siyang laging sunod. I mean, siya laging tama, no? So, kaya po, marami po dyan, no? Kaya nagkakagulo sila. Lagi silang nag-aaway dahil dyan sa ganyang pang-uugali. Pero kung hayaan natin, sige kayo na ang magaling, kayo na ang tama. At gawin lang natin yung ating ginagawa na alam natin ito yung makakapagbigay lugod sa ating Panginoon. Panalo po tayo dun. Okay? Ulitin ko, Jesus took our death on the cross and made us alive by His resurrection. 1 Corinthians chapter 15, verse 22. Romans chapter 6, verses 1 to 11. God again breathed into us the breath of life. His own spirit. Eh, ito kanina nabanggit ko na, no? In Genesis chapter 2, verse 7. And in John chapter 20, verse 22. So that we could truly know God and express our love and adoration to Him for all that He is and has done. So, the true worshiper ay kinakailangan po natin i-express ang ating pagmamahal at ang ating pong paghanga sa ating Panginoon because He is a God, a truly God, and deserve to worship. Tingnan nga natin sa John chapter 20 verse 22. John chapter 20 verse 22.
Ang sabi po sa John chapter 20 verse 22, And with that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Siguro sisimulan ko sa 21 hanggang up to 23. John chapter 20 verses 21 to 23. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Ito po yung pinagkakaloob na ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples, no? If you forgive anyone his sins, they are forgiven. Wow. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. So, mahalaga po ito, no? Napakahalaga po yung ating napakinggan ngayon that we should have, no? We should have to forgive others. Ipinaparating ng ating Panginoon na ang katotohanan ay nasa kanyang salita lamang. And the breath of life is from Jesus alone. So, ang sabi ulitin ko kanina sa John chapter 20 verse 22, so that we can truly know God and express our love and adoration to Him for all that He is and has done. So, kinakailangan ating pong kalooban ng divine expression ng ating Panginoon habang siya po ay ating pinupuri. So, in truth, the true worship is based on truth. Ito na naman, no? Balik na naman tayo sa katotohanan na ating pong pinag-uusapan. True worship is based on truth. The truth of who He is and what He is like. In John chapter 14, verse 6. Anong sabi sa John chapter 14, verse 6? Jesus answered, no? Ito yung memory verse na natin to, no? John chapter 14, verse 6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. Doon kanina sa aking pagsisimula pa lang ito. Makita na po ninyo doon sa aking pong intro. Okay. So, nandun na po yung John chapter 14, verse 6. Jesus answered, sabi po, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, that is the truth. Yung kanina pong nais po ninyo itanong, ano nga ba ang katotohanan? The truth is in Jesus. No one comes to the Father except through me. So, bago tayo lumapit sa ating Panginoong Ama, kanino tayo dumadaan? Bakit ang dami pa nating dinadaanan na kinakailangan sila ang mananalangin para sa atin? Hanapan niyo po ako ng scripture para masabi po ninyo na kinakailangan ako'y dadaan muna sa kay ganito at siya ang mananalangin sa akin. E mga patay na po yun ang ating pong karamihan ng mga kaibigan na nanalangin sa mga taong yon. Wala na po yan silang buhay. So kung wala na po silang buhay, sino po yung nandun? Sino po yung nagtitwist ng ating isipan? Sino po yung nagbabago ng ating isip upang siya po ay ating papanalanginan para ipapanalangin niya tayo dun? Kapwa nating tao yon. Makasalanan din yun, nagkakasala yun. Hindi yan kapareho ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay nasa lupa. Tandaan po natin ito, no? Masakit man ito, pero yun ang katotohanan. The truth will set us all free. Simple lang sabi ng ating Panginoon, I am the way, ako ang daan, I am the way and the truth at ang katotohanan and the life at ang buhay. Okay? So I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father. Walang sinuman, kahit ni isa, comes to the Father except through me, maliban sa akin lamang. So tayo, kapag tayo nananalangin, kaya nga we always pray, no, sa ating Panginoon in the name of Jesus sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. We could go directly, no? Diretso na tayo sa ating Panginoon. In the name of Jesus,
We could do all things in the name of Jesus. God will supply all your needs according to His riches and glorious in Christ Jesus. Wala na po tayong ibang pwedeng dadaanan na kung sino-sino pa. Only in Christ Jesus, sa ating Panginoong Hesus lamang. Sana mo makakapukaw po itong ating pong katuruan ngayong araw sa bawat isa, no? Sana ito ay makapagbigay sa atin ng dagdag kaalaman sa ating pong mga tinatalakay at nais na matutunan at malaman patungkol po sa katotohanan. So, and in truth in us, of course, God is looking for the sincere and genuine worship that comes from our knowledge of His holiness and purity and our own hearts pure and open before Him. Kailangan po nagmumula sa katuruan ng ating Panginoon, hindi po sa katuruan ng tao, ang ating pong pagpupuri sa ating Panginoong Diyos na buhay. In a person, sabi po sa verse 25 to 26, still we're in John chapter 4, verse 25 to 26, Jesus declared, I who speak to you am He. Okay? So, tingnan nga natin ulit, no? John chapter, verse 25. Verse 25. Sinsya na kayo, parang may narinig kayo dyan sa labas. Yan po ay mga kasama ko lang dyan, no? Okay. So, 25 to 26. Ang sabi po dito, the woman said, I know that Messiah called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus declared, I who speak to you am I. Dito mga kapatid, inako na ng Panginoong Hesus na Siya ay Diyos. Tandaan natin, during the time, Siya ay tao at the same time, Siya ay Diyos. Pero mayroon pa rin na hindi naniniwala ng ating Panginoong Hesus ay totoong Diyos. Na Siya ay galing sa kaharian ng Diyos sa langit at bumaba sa lupa upang makipaghalubilo sa atin sa pamamagitan ng kagaya nating katawang physical. At dito inamin po niya, no, malinaw na malinaw. Sabi po niya, I who speak to you am He. Ano ang sabi ng woman? I know that Messiah. Ano ibig sabihin ng Messiah? Okay? Messiah is God. His name is Jesus. Messenger of God. Okay? Pag sinabi po natin Christ, the Redeemer, the Messiah, He is the Christ, He is the Savior. Siya po yung bumaba upang magbigay ng mensahe harap-harapan sa tao. Because ang tao po ay hindi naniniwala hanggat di nakikita. Pero sa ating mga Kristiyano, believe first, then you will see. Sa iba, to see is to believe. Sa atin, believe first, then you will see the miracle. Then you will see how God perform the miracle sa buhay po natin. That's what we call faith. Okay? So sana, ahaba na po ng aking ipinapaliwanag. Sana may natutunan kayo kahit papano. So in Jesus, we see God's glory and we cannot help but to worship. 2 Corinthians chapter 4, verse 6. So we join heaven's worship. Okay, heaven's worship naman tayo. Revelation chapter 5 verses 11 to 13. Revelation chapter 5 verses 11 to 13 says, then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and all that is in them singing, to Him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. Sino po yung tinatalakay dito sa Revelation chapter 5 verses 11 to 13? Our Lord Jesus Christ. Siya po yung tinatalakay dito, no?
Ulitin ko, Revelation chapter 5 verses 11 to 13. Then I heard every creature in heaven and on earth, sabi po dito ni John, no? And under the earth, again, then I heard every creature in heaven and on earth, and under the earth, and all that is in them, singing, to him who sits on the throne, and to the Lamb be praise, and honor, and glory, and power forever and ever. Hallelujah. Okay, so I believe no, meron na po tayong natutunan muli sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos na buhay. At maraming pong salamat sa inyong pong pakikinig. Huwag po kayong magsawa sa pakikinig ng ating ng mensahe ng ating Panginoon na ipinaparating po sa inyo time to time. So abangan po ninyo yung ating pong day 8. Yung day 8 po natin is Born to Declare His Praises, no? So this is the time that we will declare the praises and adoration and worship to our Lord, to our living God. Let us pray. Dakilang Ama, thank you so much, O God, sa oras na kami po ay muli inyong tinuruan patungkol po sa inyong banal na salita sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pakikinig. Natutunan po namin kung paano po magbigay ng tamang papuri at pagsamba sa inyo. Papuri ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Nawa ito ay maging lifestyle ng aming pamumuhay at paggawa ng kabutihan sa aming kapwa upang ito ay inyo pong kaluguran ang lahat ng aming pong mga ginagawa. Naway ito ay magawa namin sa pang-araw-araw na aming pamumuhay. Kayo lang, Panginoon lamang, ang siyang aming gabay at patnubay sa lahat po ng aming ninanais. Hayaan mo lamang, Banal na Espiritu, na siyang manguna sa aming pong mga gawain pang-araw-araw. At pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig sa oras na ito. Sa iyo lamang, Panginoon, aming ipinagkakaloob ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng inyong anak na si Jesus at sa patuloy na pakikisa, gabay at patnubay ng Santo Espiritu. Amen, amen. God bless po sa inyo lahat at isang mapagpalang araw sa bawat isa. Kita-kita tayo muli sa susunod kong katuruan. God bless po.